Yung guys, andito tayo sa pastulan. Dinala natin dito yung ating kambing. Ayun yung ating kambing guys. Ganito yung ginagawa natin kapag day off sa trabaho. Pinapastol natin yung ating kambing. Tapos na yung pag-aasikaso natin doon sa ating mga baboy. Naiwalay na natin kanina. Tapos na umaga, tapos ngayon tanghali. Tapos ngayon, katambay naman tayo dito sa gubat. Papastol natin yung mga kambing. Parang reward na natin sa kanila kasi siguro mga 2 oras patambay sa kanila dito. Ang oras na kasi ngayon alas 2, so bali babalik tayo mga alas 4. Siguro naman busog na sila. Hindi na natin kasi sila nasusupplyan ng pagkain kasi may trabaho. Sa umaga lang natin ipapastol, hindi na natin nalilipat kaya medyo nakakaawa yung alaga natin. Kaya ito na yung reward natin sa kanila. Maipastol naman dito sa madaming damo. Marami silang makakain. Green na kasi yung damo ngayon dito, kaya tama sa ating mga alagang hayop. Kain sila dyan. Mamaya lilipat natin sila. Ayun o, mga kasi dyan. Tapos isin sa dulo. Kain sila guys o. Sobrang na-miss nila yung mga ganyang pagkain, oh. Yan yung ating inahin. Pinakamatanda nating alaga, siya na lang yung natira. Yung iba kasi, binenta na natin kasi puro lalaki yung mga anak niya. Tapos, yung iba, medyo pangit yung lahi, kaya binenta na natin. Pero native din naman. Ito, native. Pero ito, native siya pero medyo malalaki yung anak niya. Tapos ito yung anak niyang babae rin. Buntis na rin yan. Medyo maliit lang siya. Yan. Tapos ito. Siguro 5 anak niya na yan dito. Buhat nung naging alaga ako. O 6. Tapos buntis na ulit siya. Yan. Siguro ano ba ngayon? June, July, August, September. September, anak na ulit siya. Okay, so, may baba na ulit yan. Ayan, ganito lang yung gagawin natin. Babantayan natin sila hanggang alas 4. 2 oras tayo dito. Papalipat-lipat natin sila dito para mabusog naman sila. Kasi yung tinatalian ko dun sa kabila malapit sa amin ay ano lang, tabing bahay lang namin. May mga karabaw grass na mga ganyang katataas lang. So, hindi na siya nalilipat, napapainom lang. Hindi pa rin sasapat yun sa kanila, kaya ganito. Ayan. Kung pwede lang natin silang araw-araw ganito, gagawin natin kung marami tayong alaga. Pero hopefully naman, sana after 3 months or 4 months, makapagpaanak na ulit tayo, makakapagpadami na tayo guys. Kasi 2 na yung inahin natin. Yung barako, nanghihiram lang tayo ng barako. Para medyo less na yung alaga masyado. Kasi pag nakababa yung barako, wala na ulit. Hindi na ulit sila mapapakinabangan. So, mas maganda yung ganito. Puro babae. Kaya, habang tumatagal yung pag-aalaga, lumalaki yung chan. Tapos, manganganak, diba? Ayan, guys. So, namimiss ko na ulit yung time na umabot ng 15 yung alaga akong kambing. Tapos, nagawa ko ng backyard na medyo maliit lang yung kulungan nila. May bakod. Tapos, nakakawala. Makakaikot-ikot sila. Tapos, ginagawa ko kumukuha ko ng mga pagkain, kinukumpayan natin ng pagkain. Nung time na yon wala pa akong trabaho noon, lockdown, hindi pwedeng umalis, hindi pwedeng makapag-apply ng trabaho, kaya ganyan yung ginawa natin. So napatami natin sila ng 15, tapos ito na lang yung natira. Pero sana naman matuloy-tuloy ulit natin yung ating pagpapadami ng kambing guys. Yeah. Sa ngayon, yung alaga natin guys ay 2 inahing kambing, tapos isang inahing native na baboy, meron siyang 5 anak, tapos meron akong isang barako na native, tapos 4 yung inahing nating baboy, yung 2 nakapanganak na, yung 1, siyam, yun yung winalay natin kanina, tapos meron yung 2 inahing, ang inanak niya ay 12. So, nakaka-2 weeks na ata siya. Tapos, katapusan nitong June, pwede na siyang iwalay. Ayan.
Tapos yung sunod na dalawang inahin natin, next month at saka sa sunod na buwan, aanak na rin siya. So marami na tayong alaga. So sana magtuloy-tuloy at maganda yung presyo. Tapos meron tayong 8 partner. Bibenta na siya next week. Possible na date nun eh, 15. Yan, 15 pwede na siyang i-release. So hanap na lang tayo ng buyer para okay. At sana ay maganda yung maging presyo. Maganda yung kitaan. Kasi ngayon, 215 yung presyo ngayon ng partner. Sana hindi pa rin bumababa. Tapos, kailangan mga 85 pataas yung timbang ng ating baboy para maganda yung presyo. 85, 90. Baka kung pwede nga sana, maging 90, 100, diba? So, malaki konti yung tutubuhin natin. And, yun yung status ng ating mga baboy ngayon. Tapos, after 1 month and a half, isang buwan at kalahati, pwede na nating iwalay din yung ating native na lima. Limang biik. Tapos, yung lima kasing yun, meron siyang 4 na lalaki at saka isang babae. So, yung isang babae, papatuloyin natin para dalawa na yung inahin natin na native. Tapos, meron tayong isang barako. So, baka by December, mapaanak na din natin yun kasi may barako tayo. Tapos yung isang inahin natin na nanganak, baka may anak na ulit yun ng December. So marami tayong panghanda, marami tayong panlitsyon. So maghahanap-hanap na rin tayo ng mga buyer ng ganun, litsyonin, native na baboy. So yun lang yung mga ating mga balak sa taon na to. Yun guys, na-excite ako na maparami natin yung mga ganung alaga kasi hindi imposible. Kasi meron na tayong inahin, meron akong inahin, meron akong barako. Kagaya nung mga kambing ko last na ano, nung 2020, na parami ko. Hindi ko na-expect yun na ganun, sinagalang natin, tapos nakapagpaanak tayo ng madami, tapos sinabot ng 15. Hindi ko lang naasikaso kasi nung dumami na, nagkaroon ako ng trabaho, bihira lang ako mag-day off. Tapos, lagi pa akong wala sa bahay, kaya binawasan natin, ginawa na lang natin siyang dalawa. So, yun ulit yung target natin. Sana dumami ulit at magpapadami ulit tayo ng mga alaga natin para maganda yung kitaan. Kasi dito, mas magandang invest yung pera mo, igastos mo sa mga ganitong alaga kaysa mamasyal ka, mag-travel, bumili ng mga material na bagay. Kasi pag nabili mo yan, makakabili ka ng mamahaling gamit. Magaya ng cellphone, bibili ka ng iPhone 15. Tapos, after ilang taon, mapipace out na siya. Bababa na yung value. Hindi kagaya ng mga alagang hayop. Paggastos mo ng ganito, after a year, isang taon, parang dadami na yung alaga mo, di ba? Mas magandang i-invest yung ganun. Hindi kagaya ng mga ganun bagay. Parang, sa ngayon, ang nagiging mindset ko na mag-invest sa mga alaga, di ba? Sana kung papala rin tayo tsaka magkakaroon tayo ng budget, bibili ako ng baka palakihin na inahin din, tapos papadamihin din natin, di ba? Parang ang sarap sa pakiramdam na ganun. Meron akong alagang baboy puti, alagang native na baboy, kambing, baka, di ba? Kulang ano pa yung mga pwedeng alagaan natin, diba? Doon natin i-invest yung pera natin. Pag wala naman siya, wala namang ganong gastusan at meron tayong budget na konti, diba? Sarap mag-invest ng ganon. Tapos kikita ka. Unti-unti, lalago yung mga in-invest mo. Tapos sariling sikap mo pa. Yun, nakakatuwa. Pero wala namang masamang sumubok, diba? Kaya sa mga nagbabalak dyan na magganito din, walang masamang sumubok, wala namang mawawala, di ba? Pera, kikitain pa yan. Pero yung mga ganitong bagay, di ba? Kung para sa'yo, pag swerte ka, swerte. Pag nalugi, normal lang yun kasi nag-i-invest tayo, trabaho, investment, 50-50 dyan. Parang sugal. Kung tayo nga nagsusugal, di ba? Nakakataya ka ng
malaki sa sugal. Pag natalo ka, wala na. Eh dito, paghihirapan mo pa muna ng konti, ng ilang buwan, yung inilabas mo na pera, tapos may enjoy mo pa, di ba? Hindi ka gaya ng sugal. Sugal ka, taya ka, sige ganito, malaking pera. Pag natalo, wala na. Ito, meron ka pang option, di ba? Pag nalugi, ibabalik kahit papano sa yung pera. Pag tumubo, mas maganda, di ba? Ganun lang. Ganun lang yung buhay, di ba? Kaya, yun lang. Hindi ko forte to, hindi ko content yung mga ganitong pag-aalaga ng hayop. Pero, sa ngayon, na-enjoy ko siya eh. Na-enjoy ko yung ginagawa ko, kaya tuloy-tuloy ko lang. Hindi ako dito nagsimula sa pagpapalipad ako ng Saranggola. Doon ako nakilala, doon ako dumami yung views. Eh, hindi na eh, parang ano eh. Hindi ko na kayang gumawa ng mga ganong content. Kasi napofocus na ako sa iba. Lalo na may mga trabaho na ako. May trabaho na ako. Tapos ganito na lang. Mag-aalaga ng mga ganitong hayop. Na gusto ko lang i-share sa inyo na kung ano na yung pinagkakaabalahan ko at kung sana ako siguro masaya. Sign of maturity. Yung tumatanda ka na talaga, umiedad ka na. Ganito na yung mga gusto mo sa buhay, di ba? Yung mga ganitong buhay na simple lang. Diba? Basta, ang sarap sa pakiramdam. Siguro kung masusubukan nyo to, yung mga ganitong bagay, ganitong ginagawa sa araw-araw, may napupuntahan yung pinaghihirapan mo sa trabaho, yung pera mo, siguro magigets nyo rin kung ano yung gusto kong iparating.